Kamakailan ay nawawala ang isang kansong eskultura sa Luneta sa Maynila na nagkakahalaga raw ng kalahating milyong piso. Obra ito ni Juan Sajid Imao, anak ng national artist na si Abdul Imao. At ang masaklap, hindi lang ito ang kauna-unahang public art na nawawala. Kaugnay nga niyan, makakapanayam natin si Ginoong Kenneth Montegrande, tagapagsalita ng National Parks Development Committee. At nasa linya naman ng telepono si Mr. Willie Marbella, art dealer at dating liaison ni Julie Liuch, isang tanyag na iskultor ng public art. Magandang umaga sa inyo, Ginoong Montegrande at Ginoong Marbella. Magandang umaga, Hawi, at sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga bahay. Good morning. Yeah. Ano naman ang kwento dito sa nawawalang art? Paano ba nawawala? Kasi 80 kilos daw itong art na to ni Mr. Imao, ano? So, ano yan? Nawala na lang bigla o talagang may nagtrabaho talaga para alisin doon sa kanyang pwesto? Actually, ganito, Hawi, ang buong kwento nito is nitong nakalipas na Sabado, itong si Ginoong Fidel Sarmiento, which is the president of the Arts Association of the Philippines. Ang Art Association of the Philippines po ay nasa loob ng Kalungan ng Sining, kung saan naroon, nasa loob po ng Rizal Park. So, nakita nila na wala na ito doon sa area kung saan nakalagay ito, at agad naman nila tinong ito. Kalungan ng Sining sa loob ng Luneta. So, there's an area for public art ng Luneta. Basically, ito yung tinatawag nating Artist Haven. Mm-hmm. Kung saan makikita yung mga andoon ng AAP Gallery, ang mga paintings, at the same time yung mga art piece, mga sculpture ng ating mga magigiting na kababayang Pilipino. So napansin na lang ni Mr. Jimenez na nawawala yung isang piyesa doon. No, Sarmiento. So napansin na lang na nawawala yung isang piyesa doon. Nawawala, oo. So kaya nga ang pinagtataka ng kapulisan, ongoing investigation ngayon ng theft and robbery section ng Manila Police District. Ang isang pinagtataka nila dito, ang sculpture ay mismong nasa harapan ng AAP Gallery. At ito ay may bigat nga daw na 80 kilos na imposibleng mabuhat ng isa o dalawang tao. So there was teamwork in the theft of this art piece, no? Most likely. Kaya nga ang ating kapulisan ngayon, kahapon, narinig natin na nagsalita sa media na ito ay hindi nila inaalis ang anggulong inside job dito sa pangyayaring ito. Kasi nga, malayo doon sa gate ng Kanlungan ng Sining, yung kung saan nakalagay ang art piece. So medyo matagal natin kung tatanggalin ito. Ito ay naka-built-in doon sa flooring. Tatanggalin mo yung screw neto at bubuhatin mo, napakabigat nito. At bago mo makarating sa pintuan o sa gate, 50 meters ang layo nito sa mismong pinaglalagyan. So this is bronze, no? Yep. Yeah, I want to bring in Mr. Marbella. Willie, nasa linya ka, no? Yes. Good morning. Yeah, so kayo, Mr. Marbella, art dealer kayo, no? Is there an underground market for stolen art? O ano ba to? Si tingin mo, tutunawin lang ito dahil mahalaga rin yung material niya. I don't think you can sell an art. Most likely, ano yan, economics yan. Pinuto nila para matunaw nila. Tutunawin ito. Or mabenta nila yung weight. You know, yung weight. So, i-recycle? Most likely, that's what I think. Okay. Sige, Willie, kasi sa ibang bansa, no, ninanakaw ang art kasi merong ang market for contraband art. Hindi yan basta tutunawin o i-recycle as paper or whatever. No? So, pero sigurado kayo na walang bumibili ng nakaw na art? Na ganito? I haven't heard of any such occurrence in the Philippines. Walang ganyan. Okay. Wala. Yeah, kayo, kilala nyo si Julie Liuch, no? At yes, iba pa yes. Mga artists at sculptors na gumagawa ng public art. Yes. So, sa tingin nyo, ano ba ang papel ng public art? Why is there public art? Why is there public art? Public art is... Art basically is good for the soul. So, you know, you put art out there in the open para yung mga ibang tao na hindi kaya pumunta sa mga museums, hindi kaya pumunta sa mga galleries, they can have access to all these pieces, and hopefully in the process, you know, maano naman sila yung kanilang kaluluwa, you know, exactly to feed the soul. That's what public art is for. So itong mga artists na pumapayag na i-display sa publiko yung art nila, ano naman ang expectation nila doon sa mga may responsibilidad na i-secure itong art? Well, basically nakakalungkot because
hindi na nasisecure, obviously, ano? I mean, unlike in other countries, na ang mga piyesta, talagang hindi nagagalaw. But more than that, I think ang problema riyan, number one is economics, not, you know, ay pwede nating ibenta to. Secondly, it's our total lack of respect. Respect, you know, respect for ourselves, respect for the artists, respect for our environment. I mean, yun ang, that's the way I see it. Yeah. So, I guess, yung reaction siguro ng mga artist, kasi sabi mo nga, ano, no, para sa kaluluwa ito, and then, produkto rin to ng kaluluwa ng isang artist, no? Siguro, mas gusto pa ng artist na nakawin yung kanilang art para ibenta in an underground market rather than tunawin na lang. Well, I really cannot speak for the artist. I'm sorry. Hindi ko masabi kung how the artist will feel about that. Yeah. So, Kenneth, bumibili ang Luneta o yung inyong agency ng artwork para i-display sa publiko? Actually, itong mga art piece na nandito sa kanlungan ng Sining, ito ay kumbaga pag-aari mismo ng Art Association of the Philippines. Mm. Sabi nga natin, ang AAP ay may kontrata sa NPDC kung saan inalaw namin sila doon sa loob ng kanlungan ng Sining para magkaroon ng mga exhibit. Basically, sila mismo ang dapat mag-ingat doon sa kanilang mga gamit, kanilang mga art piece na nando doon. Ito ay responsibilidad nila. Ito po ay dinodonate ng mga artist doon sa lugar na yon. At ito po ay dapat pinangangalagahan po ng AAP mismo. So property ito ng AAP, yung Association ng mga Artists, or property pa rin ito ng mga artist mismo? Ito po ay property, sa akin po pagkakaalam at dun sa interview namin kay Ginoong Sarmiento, ito ay property na ng AAP dahil ito ay idinonate ng artist sa AAP, sa Art Association of the Philippines. So kami po ang sa NPDC ang kinakailangan po kapag may ganitong klase mga art piece, kinakailangan po dapat may proper turnover, may proper inventory o endorsement sa aming tanggapan ang AAP para nang sa ganun ay malaman namin, malaman ng tanggapan at ng security guards namin kung ano nga ba yung mga dapat na bigyan ng karagdagang atensyon o security doon sa area na iniikutan din ng ating mga security guards. Kasi basically po, ang mga security guards natin, meron po tayong mga security guards, enough numbers of security na umiikot sa area, pero ito po ay ang trabaho po nito ay siguruhin yung seguridad ng ating mga kababayan na pumupunta sa Rizal Park, o mga park goers, and at the same time, yung mga facilities natin doon. Pero kung ito po ay naipaalam sa atin dito sa NPDC na ito nga po ay ganun pala ang halaga at ito ay ganun dapat bigyan ng atensyon ganito, ay ang tanggapan po ay hindi mangingiling gawin ito sa bantayan nito. At sa ngayon, wala pang CCTV cameras doon sa pwesto ng kanlungan ng Sining sa Luneta. Okay. Meron po tayong CCTV cameras, pero perimeter po doon sa gate within the area. Pero yung sa loob po, ngayon ho, pinag-aaralan ng ating tanggapan na kaya nga po tuloy din ang kooperasyon natin o coordination natin dito sa AAP para nang sa ganun matulungan pa namin sila kung paano nga ba natin na mapag-iingatan o mababantayan yung iba pang art piece na nandirito para naman sa ganun sinasabi nga natin itong art piece na to, kami po ay naniniwala na ito ay isang showcase ng mga Pilipino kung gaano kagaling ang talent ng isang Pilipino. At sana hindi madala yung mga artist at tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahagi nila ng kanilang art sa publiko. Alam mo, Hawi, itong pangyari ito, first time lang nangyari ito sa Rizal Park na nawala ng isang art piece. Ang ipinagtataka natin dito ay, kumbaga, even the security guards at ang, kumbaga, sa part ng NPDC naman, ay wala namang nakakaalam kung gaano kamahal ito. At mismong mga artist lang din ang nakakaalam nito. So, ang pinupunto nga natin dito ay mismong harap mismo ng AAP. At paanong napansin na after ginawa kasi yung area na to, may landscaping dito, pero noong September... Nagkaroon kasi ng renovation. Yes. So siguro in the confusion of the debris and everything else, no? Parang napuslit. No, ganito. Kung makikita natin doon sa picture na itong nandito, ito yung before, ano? Mm-hmm. Pero yung after, that's my date ito sa camera natin, September 26. Makikita natin yung mga halaman at yung sculpture nandoon pa rin. Mm. So, na-discover nila about 3 weeks ago after magawa na, ma-turnover na yung buong renovation doon sa area. Doon nila na-discover na wala na pala. Wala na so, pala. Ang atin lang po, ang kapulisan din ngayon, nagtataka kung bakit hindi napansin ng gano'n nakatagal mismo sa harap, kumbaga sa bahay, nasa harapan na mismo. At almost 3 weeks ago, bago mo lang nalaman na wala na pala yung
Scott. Okay. Pero nga sabi nga po natin, dito hindi natin pinapaano yung sisihan dito. Nagtutulungan po kami ngayon dito upang papaano pa natin mababantayan ma-improve at ma-improve security. Yung security na dito sa area na to para naman sa ganun area. At hindi lang kasi ito yung art doon. Mayroon pang ibang art, no? Tama po kayo. At sinabi nga po, i-ano ko lang po, idagdag ko lang po, na kung ito ay tutunawin, kung ordinaryong mananansu ang kukuha nito, eh sabi nga po ng investigator, mukhang hindi na mag-aaksaya ng panahon ito para tanggalin o lagariin. At maraming sculpture or artwork doon sa paligid na mas madaling tanggalin at mas malapit doon sa gate. So, tinatanggal na rin yung angulo na ito ay tinanso. Hindi kayo niniwala na tutunawin lang ito? Hindi kami naniniwala. It was stolen as art, not just as metal material. Like hopefully po, hindi tinuna. No? Pero ang report po ng kapulisan sa atin kahapon, ito po ay sila ay nagpanagpapakalat ng kanilang mga tauhan sa mga junk shop upang tingnan din at i-check kung ito nga ba ay napunta doon. Okay, so whatever its fate, sana maging art pa rin siya. Okay. Tama. Maraming salamat, Kenneth Montegrande, tagapagsalita ng National Parks Development Committee, at Ginoong Willie Marbella, art dealer, at dating liaison ng artist na si Julie Luch. Maraming salamat po sa inyo.